Yo, what's up mga kaasang? Nandito tayo ngayon sa Robinson's Galleria South. At may kailangan akong bilhin, pero yun nga, napansin ko na meron nagkakagulo dyan sa gitna na yan. At meron siyang mga aquarium tanks dyan. So yun, no, hindi ko alam kung ano yung meron dyan, pero syempre hindi natin palalagpasin ang pagkakataon. At ayun, no, umikot kami at meron yung event dito, no. Meron dyan nakalagay na Discover Atlantis, a roadshow aquascape exhibit. So yun, may exhibit pala dito na ganito, no, hindi natin alam to. So yun, baba tayo, punta tayo escalator doon. At ayun, nandito na tayo sa escalator na napakatagal, no. Bilisan mo, gusto ko na pumunta doon. Sana free admission, no. Sana libre lang. At ayun mga kaasang, libre lang pala talaga ito at kailangan mo lang magpirma-pirma. At yun, meron pala silang exhibit dito from May 10 to 14. So hanggang 14 pa pala to. At meron silang mga naka-display dyan na aquascape. At siguro meron silang mga ano dyan, mga magde-demo dyan. Pero hindi ko alam kung kailan dahil wala naka-post. So yun, isa-isay na natin to, no. Tingnan natin kung ano yung mga naka-display dito. Kasama ko yung anak ko at ang aking misis. Ayan. So dyan muna kayo at mag-video muna tayo. So dito tayo, ikutin natin lahat yan, no. At ayun, hindi na ako masyado magdadaldal dahil hindi naman ako magaling sa aquascaping at wala naman ako masyadong alam dyan dahil alam mo naman, puro isda lang ang alam natin. So ayan, kung makikita nyo, may Buddha dyan. Ang ganda rin ang pagkakagawa nyo, no. Kala nyo simple lang, no, pero napakahirap nyan. Napakahirap nyan gawin at napakahirap i-maintain. So ayun, kung makikita nyo dito, gumamit siya ng mga moss, mga bato na hindi ko alam kung anong eksaktong bato yan, tapos white sand at kung ano-anong mga anubias na nakikita ko. At yung filtration niya, ganyan lang, no. Hindi natin makikita kasi nasa ilalim ang filtration niyan. Doon sa mismong pinapatungan niya, may cabinet dyan. So, hindi naman natin pwede buksan yan at hindi natin pwede pakita yan. Malamang may sump dyan sa ilalim. So, ayun, CO2, CO2 pa yan. Dahil aquascape yan, kailangan ng halaman ng CO2. Ito, napakaganda. Meron siya mga driftwood, may mga bato dyan na parang serious stone. At may mga kung ano-anong halaman na nilagay niya. Ito naman yung santo, nasa ano, no, nasa Rome naman ang dating ano itong aquascape na to, no, dahil meron siyang mga marmol na ginamit niya na parang poste ng Rome. So ayun, no, pag mag-aquascape ka guys, hindi naman 'yan ano, eh, hindi naman 'yan basta nilalagay lang o basta na lang kung ano na lang yung mai-design mo. Dahil actually yung aquascape para sa mga artisto, alam mo yon, para ma-express nila yung kung ano yung gusto nilang gawin. Ito para ka naman nasa Grand Canyon ang datingan sa akin ito. So yun, no, yung iba hindi masyado nakaka-appreciate, yung iba naman sobrang na-appreciate yung mga ganitong klaseng mga aquascape. So depende sa tumitingin, parang tumingin ka lang din ng paintings, no. Depende sa tumitingin, depende sa mga nakaka-appreciate, at depende din dun sa gumawa kung ano yung gusto niya talagang iparamdam dun sa tumitingin. Ito napakaganda, para ka nasa jungle. Nang ayun, napakaganda talaga, napakadami nung ginamit niya at yung pagkascape niya, si Sir Richard San Miguel ata ang artist nito. So ayan, meron siyang pangalan dyan, so siya siguro yung nagscape nito. Napakaganda, akala mo nasa jungle ka talaga, no, na alam mo yon, maliit na jungle na nilagay doon sa aquarium. So yan, kung makikita nyo, may mga moss dyan, tapos driftwood, halo-halo, bato. Yan yung mga ginamit niya dyan. Tapos kung ano-anong halaman din. So yun, napakagaling, napakaganda. Tapos yun, meron din dito Chad Aquascape. Siguro yan yung, kung may page siya o kung ano man, pwede nyo i-search siguro yan, Chad Aquascape. So yun, meron din siya mga fishbowl dito na maliliit, na meron din mga halaman. Yan. Hindi aquascape ang tawag dito, eh. Nakalimutan ko kung ano yung tawag dito, pero yun, parang gumagawa ka ng maliit na rainforest sa loob ng isang maliit na lalagyan. So, ayun yung ginawa niya dito at ayun, hindi ko alam kung nagbebenta sila ng mga ganito o exhibit lang talaga to. Tapos yun, meron din mga simpleng scape dito gamit ang beta tank, yan. Meron siya mga beta rin dito at beta tank na standard 468 inches na tanks. So yun, no, pwede rin naman kayo mag-scape sa mga ganyan, mga simplian lang na ganyan. Hindi nyo naman kailangan ng sobrang bonggang scape.
Depende sa inyo yan eh, kung ano yung budget nyo, kung ano yung gusto nyo. So yun, meron din dito naka-scape na may driftwood at sand. Hindi ko alam kung binibenta to, no? Hindi ko alam kung kanina pwede magtanong eh, dahil hindi ko alam kung sino-sino yung mga taong mag-organize to. So yun, meron din mga isda, no? May konting isda din na naka-display dito. Tapos yun, kung di ako magkakamali, mga fortune lobster itong mga to. Ang gaganda ng kulay, oh. Yan, meron sila mga fortune lobster dito na naka-display. So, hindi ako sure, no? Pero tingin ko binibenta nila to. Pero wala kasi akong makita ang pwedeng pagtanungan ko kundi yung tao lang doon sa entrance. So, yan, meron din mga barbs dito. Tiger barbs, yan. May konting barbs na naka-display. Yan, tingnan natin yung mga naka-display nila, no? Meron din sila mga goldfish na parang ping-pong goldfish ata ito. Yan, tapos by sheer meron din dragon fin kung tawagin ng iba. May mga display sila dito. So yun, sa tingin ko binibenta nila to, no? Pero hindi ko alam kung magkano. Yan, meron din sila mga maliliit na isda dito, mga moly yata to, mga plati. So yan, may mga display din sila dyan. Kung pupunta kayo dito, may mga konting binibenta rin sila. Ito, walang laman. So yun, ikot pa tayo. Dumadaming tao dito. Ito, may isang naka-scape pa dito na hindi pa bukas yung filtration. Hindi ko alam kung tapos na ba to o hindi pa. Dahil puro driftwood pa lang ang nakalagay. At kung mapapansin nyo, may kulay yung tubig, no? Dahil doon sa driftwood. Yung driftwood kasi minsan, pag hindi pa masyadong nakababad, eh kumukulay talaga sa tubig yan. So yun, may nakita tayong goldfish dyan. At ayun, may mga stone siyang ginamit dyan. Tsaka sand din. Eh, nasa loob siya ng ano. Nasa, nalagyan din siya ng gano'n na parang cabinet. Dito naman tayo sa mga cube tank, no? Ayan, may nakalagay dyan, Holy Pet Shop. Hindi ko lang kung binibenta to, pero tignan natin, no? Ayan, gumamit siya ng mga moss, mga maliliit na driftwood, may konting white sand, at mayroon ding aqua soil. Tapos yun, may mga floating plants din siyang ginamit dyan. Tapos yun nga pala, no, yung mga ilaw na ginagamit sa ganito, guys, hindi basta-basta ilaw yan na alam nyo na LED. Kailangan spectrum light talaga, no, dahil kailangan nga ng halaman nung ilaw ng liwanag ng araw talaga yan eh. Pero yun nga, dahil hindi, yung iba naman ganito ay hindi naman nilalagay sa outdoor, kaya kailangan mo ng spectrum light o yung ilaw talaga na malakas para doon sa mga halaman. So yun, napakaraming cube tank dito, ang gaganda. Ito Michael Yap naman. Siya naman siguro yung nag-scape nitong mga to. Siya yung artist, no. Yung mga gumagawa nito, guys, no, hindi yan basta-basta keeper, no. Talagang artist yan dahil design talaga yan na scape talaga. So hindi talaga din madaling gawin yung mga ganito. Ako nagsubok akong maggawa niyan at nakita niyo naman yung aking scape, di ba? Napaka simple lang dahil nga hindi naman ako yung artist talaga na maraming nai-imagine ito. Medyo malabo pa dahil doon sa driftwood niyan. Hindi pa siguro nagsa-cycle. So yun, no. Para sa iba, napaka simple lang nito, pero doon sa mga nakaka-appreciate talaga, eh talaga namang kung alam nyo lang kung paano ginawa ito, guys, hindi yan basta-basta yan. Kung makikita nyo, andyan yung ating Pokemon na si Charmander. Tapos may mga bato siyang itim na ginamit. Tapos white sand, no? Napaka simple, napaka basic kung titignan. Pero ang hirap talagang gawin yan. At ang hirap din mag-isip kung paano yung gagawin mong design. Dito naman si Bulbasaur. Si Bulbasaur naman, no? So yung tema niya dito ay parang Pokemon. Tapos yan, nakalimutan ko yung pangalan niyang maliit na fox na yan. Ano ang pangalan niyan? So ayun, basta Pokemon siya, no? So yun, meron akong ganito, no? Kung maalala nyo, meron akong cube tank din sa bahay at napakasimple lang din talaga ng aking ginawa. So yun, meron din dito mga nasa fishbowl. Yung terrarium pala yung tawag sa mga ganito. Yun yung kaninang iniisip ko pa. Terrarium ba? Yan yung mga maliliit na, alam mo yung rainforest na nilalagay sa loob ng maliliit na bote o kaya mga fishbowl. Ito mga to, hindi ko alam kung binibenta yan. So yun, pwedeng tanungin nyo na lang sila. Meron silang FB page. Yung nag-organize kasi nito is yung Atlantis Aquatic Hub. So yun, hanapin nyo na lang sa Facebook yun. Tapos
inquire na lang kayo kasi parang company ata sila na nagbebenta ng mga aquascape o nagde-design ng mga aquascape. So yun, napakaganda nito, ang laki. Magkano kaya ito? So yun mga kasang, no, para sa mga malalapit lang dito sa Robinson's Galleria South sa may San Pedro, pwede nyong bisitahin yan hanggang May 14, nandito sila. So yun, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out. Shoutout po kay Danny Camari. Shoutout din kay Nico Rivera from Panabos City. Shoutout din kay Sus Mario Joseph Santissima. Kay Ian Bagol, shoutout po sa iyo. Laging active yan. Kay Lester, kay CK Lopre at kay Canuto Carpena. Shoutout po sa inyong lahat.